Panginoong Jesus Nazareno, aming pagpapuri, aming namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsama mo ng bayan mo. Panginoong Jesus Nazareno, tayo ngayon ay maglipon sa bayin ang buon. Magdiwang tayo sa dilusyon, purihin ng Panginoon. Diba ako, Jesus Nazareno, aming tagpapuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ng mga diboto. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan at pagkukulang na ating nagagawa laban sa Diyos. Ito rin ang araw na kung saan sama-sama nating tinitipon ang ating mga panalangin at iniaakyat natin sa Diyos ang lahat ng pagsusumamo ng ating puso. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon,
si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Elias, bakit ka naririto?" Sumagot siya, "Dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Tinalakdan ng bayang Israel ang inyong tipan. Winasak ang inyong mga dambana. Pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ako upang patayin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langis si Jasael bilang hari ng Syria at si Jehu na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Sapat na taga Abel Mehola bilang propetang hahalilis sa iyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil, akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Magsitayo na po ang lahat. Oh,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itatapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itatapon sa impyerno." Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kaniyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kaniyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kaniyang asawa sa pangangalunya at sinumang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya din. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, sa konteksto ng sakramento ng kasal, ang mga mag-asawa ay pumapasok ng higit pa sa isang pangako, kundi sila ay nakikipagtipan sa Diyos. Ibig sabihin, ang mag-asawa pumapasok sa tinatawag na covenant with God. Kaya nga ang mag-asawa sumusumpa hindi sa tao, kung hindi kapag ang mag-asawa ikinakasal sa simbahan, nanunumpa sila sa harap ng Diyos. Sumusumpa sila na mababuhay sila na magkasama sa hirap at sa ginhawa. Kaya nga ang mensahe ng ebanghelyo natin sa araw na ito ay napakalakas at napakalinaw. Ang pakikiapid at pagdidiborsyo ay itinuturing na kasalanan. Dahil ang paggawa nito ay nagpapahiwatig ng paglabag sa pangakong sinumpaan sa harap ng Diyos. Dalawang mahalagang bagay ang ipinaalala sa atin ni Jesus Nazareno sa araw na ito, na siya namang nakasaad sa ika-anim at ika-siyam na utos
ng Diyos Ama ang tungkol sa pakikiapid at pagdedeborsyo, at ito ay malinaw na pinagyaman at pinalalim ni Jesus Nazareno sa ating Ebanghelyo. Una, ang pakikiapid ay hindi lamang pisikal o aktwal na paggawa ng kahalayan. Kung nakakita tayo ng isang babae o lalaki na kaakit-akit sa ating paningin at tumakbo sa ating isipan ang pagnanasa, ang katumbas nito ay pakikiapid sapagkat tayo ay nagnasa sa hindi natin asawa o pag-aari. Kaya kahit hindi mo mismong ginagawa ang pakikiapid, kung isinasaisip mo naman ang masamang gawaing iyon, nabibitag na tayo sa kasalanan. Ikalawa, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kaniyang asawa nang hindi naman nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala. Dito, napakaliwanag na hindi panig si Jesus Nazareno sa diborsyo. Uulitin ko po, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno mismo hindi pumapanig sa diborsyo. Pagmasdan po ninyo itong mabuti. Kung wala pong sakramento ng kasal, hindi magiging kumpleto ang lipunan dahil walang pamilya. Ang pamilya po ang pinakamaliit na unit ng ating lipunan kung saan natututo ang mga bata ng tamang moralidad, pananampalataya at maayos na pag-uugali. Ibig sabihin ito, ang pamilya ang una at pangunahing tagapagturo sa komunidad. Bakit una? Ang mga magulang ay ang siyang may responsibilidad na maging unang guro sa kanilang mga anak. Sa loob ng pamilya, nararanasan natin ang pagmamahal, ang pangangalaga, ang pakikiramay, ang pagtutulungan at ang pagmamalasakit sa isa't isa. Kaya nga sinasabi natin, sa loob ng pamilya, ating nararanasan kung paano ang magmahal at paano din makatanggap ng pagmamahal. Dito, mas lalo nating napagyayaman, napagtitibay kung paano ang magbigay, magdamayan at makipag-ugnayan sa ibang tao. Kaya naman, napakasimple lamang ng sinasabi ng ating simbahan. Kung hindi mapapangalagaan at masisira ang kabanalan ng kasal, maaapektuhan ang bawat pamilya. At kapag naapektuhan ang mga pamilya, masisira ang lipunan at komunidad. Uulitin ko po, mainit na usap-usapan ngayon sa ating lipunan ang isyu ng diborsyo. Maliwanag ang pananaw ng simbahan. Napakasimple lang. Kung hindi natin mapapangalagaan, mapoprotektahan at hahayaan nating masira ang kabanalan ng kasal na kung saan ang mag-asawa sumumpa sa Diyos, tiyak yon maaapektuhan ang pamilya. At kapag naapektuhan na ang pamilya, tiyak na tiyak din masisira ang lipunan at komunidad. Dahil nga ang pamilya
ang pinakamaliit na unit ng lipunan, kung ito ay masisira, makakasiguro tayong masisira din ang lipunan, komunidad at ating bansa. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy po natin ng ating banal na Eukaristiya, sa napaka-espesyal na paraan, isama po natin sa ating mga panalangin ang mga nasirang pamilya, bunga ng mga nasirang kasal. Idalangin natin sa araw-araw na malampasan ng bawat pamilya ang mga pagsubok at mga unos na dumadating at nagpapahina sa pananampalataya ng mag-anak. Subalit, kagaya naman ng banal na mag-anak, si San Jose bilang ama, si Santa Maria bilang ina, at si Jesus Nazareno bilang anak, tayo ring lahat na nakapaloob sa isang pamilya, magkabuklod-buklod tayo sa tiwa ng tunay na pagmamahalan at kapatawaran sa isa't isa. Isantabi natin ang anumang puot, hinanakit, pangamba at pagkamakasarili na siyang sanhi ng pagkasira ng sakramento ng kasal at banal na pamilya. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, idulog po natin sa ating mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kaniyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kaniyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kaniyang puso. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at niyahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo at maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan, ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matutayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno,
Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawa na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, ang mga pamilyang nagugutom, walang makain at nag-iikaho sa buhay, naway patnubayan at basbasan sila ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Diyos, Mahabo, Nabuto ang aking anuha, nakadakilaan mo, sana sa pangit. Panginoon.
lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Amen.
ng sala. Inihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Nazareno, sumama mo sa pag-ibig mo. Ay mo'y inihalay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. O Jesus, Nazareno, tatawag mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y inaalay, lahat ay ibibigay. Ay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at krusay kay kasama ko. Ang samo tasal sana'y pakinggan mo nang mapawid ang mga paghihirap ko. Kung Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahal ay na darama ko. Ngayon at magpakailan man, ika'y purihin ko. Mahal na po, Jesus Nazareno. Itong kahilingan ko, buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, hawak niyo kami, umasa. Oh, Jesus, kaya ako sa pahawakan at iyak na kamatayan, huwag mo ninyo kapayaan. O Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at krusay kay kasama ko. Ang samo ko at tasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat ako, ang iyong pagmamahal ay narama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na po, Jesus Nazareno. Jesus Nazareno.
announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office na parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng ating misa nobenaryo para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ito po ay magsisimula June 15 hanggang June 23. Sa ganap na 12:15 ng tanghali, ang simula ng pagdarasal ng nobena ay ganap na 11:45 ng umaga. June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo at ang ating Fiesta Mass ay ganap na ika-12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunian Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, ng ating karakol ay gaganapin sa ika-3 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-4 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay
ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, parang luwang aming buhay at ligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Tapos ng pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, aramal at amin. Cristo Padre Jesus Nazareno, hiniwalhati ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, hiniwalhati ka namin. Let's go.